Secret XPG. Peter, tapos ka na bang magbihis? Tawag ni Linda sa kanyang binatang anak na si Peter. Malilate na tayo sa graduation rites mo. Bilisan mo na! Andiyan na po! Sagot ni Peter. Ilang sandali pa ay bumaba na si Peter ng hagdanan. Nakangiting tinignan siya ni Linda at inihanda ang hawak na kamera. Teka muna! Sabi nito sa anak at kinunan ng litrato si Peter. Binatang-binata ka na talaga? Mama naman! Parang nahihiya pang tugon ni Peter. Sa pintuan naman ay naghihintay na ang papa niyang si Ernesto. Oh, tama na yan. Baka hindi tayo mabot sa graduation mo. Halika na! Niyakap ni Linda ang anak bago sila tumungo sa kotse. Hindi sinasadyang mahawakan, napaiwas bigla si Peter. Peter ha, baka naman kung ano-ano ang binabasa mo sa kwarto mo. Man naman, wala ho. Dahilan ni Peter, tinignan siya ng mabuti ni Linda, bumaba ang mata nito. Maya-maya'y ngumiti ito at tumalikod na papuntang sasakyan. Lingid kay Linda ay pinagmamasdan ni Peter ngayong nakatalikod siya. 40 years old na si Linda, ngunit parang 35 lang ang edad niya. Dala pa rin niya hanggang ngayon ang magandang hubog na pinapangarap ng mga katulad ni Peter. Iba naman ang tingin ni Peter kay Linda habang nakatalikod ito. Malapit siya rito mula pagkabata pa dahil nag-iisa lamang siya. Hindi siya iniiwanan ni Linda at madalas ay kasabay pa maligo. Okay lang yon nung bata pa ito. Pero nang umabot siya sa edad na 10 ay nagsimulang magkaroon na siya ng pag-iisip kaya't hindi na sumasabay. Ang hindi lang maipaliwanag ni Peter ay ang alaala niya nung una siyang makapanaginip. Sa panaginip niya ay kasama niya si Linda na namamasyal sa park. Ngunit sa hindi maipaliwanag na rason ay biglang nagbago ang eksena ng panaginip niya at nakita na lang niya si Linda na may ginagawa. Sa halip na mapahiya ay nagustuhan pa ang panaginip. Ngunit nung magising siya ay parang nagsisi at pilit inaalis sa isip ang panaginip. Ngunit parang nambubuyo talaga ang tadhana. 11:45 PM, nag-aaral itong si Peter nang makaramdam ng pagkauhaw. Lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig ay narinig niya ang kama sa master bedroom. Pagdaan niya ay napansin niyang nakabukas ng kaunti ang pintuan. May problema talaga ang lock ng pintuan nila nung panahon yun kaya hindi siguro nito namalayan na unti-unting bumubukas ang pinto. Sumilip si Peter at nagulat na lamang siya. Nakabukas pa ang ilaw sa dresser kaya't malinaw sa mga mata ni Peter ang lahat ay agad naman ding tinablan. Mabuti na lang at hindi nabangga ang pintuan, kung hindi ay baka nahuli siya. Bumalik na lang ng kwarto niya si Peter at baka mahuli pa siya. Nung gabing yun ay napanaginipan niya ulit. Peter! Peter! Gumising ka! Dumilat ang mga mata ni Peter. Medyo madilim pa rin ang paligid at nagulat siya dahil nasa tabi niya si Linda. Peter, binabangungot ka yata. Ha? Kunwari ay walang alam? Ganun ba? Oo, mabuti na lang at narinig ko na tinatawag mo ako. Umiling si Linda. O siya, matulog ka na at tatabihan na lang kita. Po? Gulat na tanong ni Peter. Pero ma, okay na ako. Hindi, dito na ako matutulog. Baka bangungutin ka na naman dyan. At humiga na si Linda sa tabi ni Peter. Hindi na nakaangal si Peter at hinayaan na lang na tumabi sa kanya. Dumaan ang ilang minuto pero hindi makatulog si Peter. Nabitin siya sa panaginip. Hirap na rin si Peter dahil baka magising si Linda. Pakilos-kilos ang katawan niya at iba-iba ang naiisip niya para lang mapagaan ang pakiramdam. Lingid kay Peter ay nararamdaman pala siya ng katabi na hindi rin makatulog dahil galaw ng galaw si Peter. Peter, may masakit ba sa'yo? Wala naman po.
Sagot ni Peter, ngunit pakilos-kilos pa rin siya, kaya't alam ni Linda na hindi ito nagsasabi ng totoo. Merong gumagambala sa'yo, ano yun? Tanong ni Linda, pagkatapos ay nasanggi ng braso nito. Peter, bakit naman nagkaganyan? Patay! Sabi ni Peter sa sarili niya. Ayun nga po ang problema, nasasaktan na nga ako. Ano ba ang nangyari? Ewan ko ma, pero ayaw mo pa. Nahihirapan na nga ako eh. Sabi nito na halatang hirap na hirap na. Masakit ba ang puson mo? Tanong ni Linda, tumango si Peter. Umupo si Linda at tinignan siya ng mabuti. Sandaling pinagmasdan nito. Peter, tutulungan kita para hindi ka na mahirapan, okay? Pero dapat magtiwala ka sa akin. Okay. Nalaki naman ang mga mata ni Peter. Kamusta naman ba? Masakit ba? Hindi naman po. Pareho silang tahimik at walang sinasabi. Maya-maya nagsalita si Linda. Maya-maya lang ay parang maiihi. Huwag mong pigilan. Nararamdaman ko na yan ngayon. Okay na ma. Pagkatapos ay tumabi na ulit ito. Okay ka na ba? Hindi na masakit? Okay na. Sige, matulog ka na. At humiga na ito na nakatalikod. Maya-maya'y humarap uli ito. Peter, gising ka pa? Opo. Tanong ko lang, okay ba? Tumingin si Peter. Kaya nga po hindi ako makatulog eh. Ngumiti si Linda. Matulog ka na. At tumalikod na ito kay Peter. Tatlong araw ang lumipas. Lumipad patungo sa ibang bansa ang papa ni Peter at naiwan silang dalawa ni Linda sa bahay. Walang nagbago sa kanila kahit na hindi makalimutan ni Peter ang napakagandang nangyari sa kanya. At hindi niya maiwasan na tignan si Linda na walang kahulugan. Isang araw umuwi si Peter galing sa paglalaro ng basketball. Pawis na pawis siya at pagkakuha ng tuwalya ay tumungo ito sa banyo para maligo. Pagpihit niya ng doorknob ay nakalak ito. Ma? Kumatok si Peter. Oh, bakit? Sagot nito mula sa loob ng banyo. Hindi na bali, maliligo sana ako. Matagal ka pa ba? Kakapasok ko lang. Sige, maghihintay lang ako dito. Pumunta sa sala si Peter at nagbukas ng TV. Pero biglang bumukas ang pintuan ng banyo at sumilip. Gustong sumabay na? Parang nalito si Peter. Hindi na bali, pagkatapos na lang. Nahihiya ka pa ba? Parang hindi ka sanay sumabay nung maliit ka pa. Halika na! Nakaramdam si Peter. Tumayo siya mula sa kinauupuan niya at pumasok sa loob. Halika na! Masarap ang tubig. Nakaramdam ng hiya sa sarili si Peter. Hinawi ang kortina ng banyo at pumasok siya sa loob. Ayan, halika na. Kung saan patay mali siya kunyari itong si Peter, pero tingin ang tingin. Hindi naman alintana kay Linda, pero hindi siya nagsalita. Malakas ang shower at masarap ang bagsak ng tubig. Pagtalikod niya ay napansin niyang pinagmamastan siya mula sa labas ng shower area, nakatapis na ng tuwalya. Sige na, lumabas ka na. Tapik nito sa kanya. Hindi na naghintay pang sabihan siya ulit. Nagpunas agad ng tuwalya si Peter at lumabas ng banyo at naiwan ito. Nanonood si Peter ng TV. Comedy ang palabas, ngunit ang isip niya ay wala sa pinapanood, kundi nandoon sa nangyari kanina lamang. Sa isip ni Peter, paano kung natuloy? Hindi maipaliwanag ni Peter ang nararamdaman niya ngayon. Sa isang banda, hindi niya dapat iniisip ang mga bagay na ito. Ngunit sa isang banda naman ay mukhang tinatamaan na. Paano kaya ito? Tanong nito sa sarili at pagkatapos ay bumaba ang kanyang mga mata. Nakakaramdam na naman. Behave! Utos nito, ngunit parang lalo pang nagalit. Umiling si Peter at pinatay na lang ang TV.
Tutal, nagsasayang na lamang siya ng kuryente dahil iba naman ang iniisip niya. Umakyat ng hagdanan si Peter papuntang kwarto niya. Pagdaan niya sa kwarto ni Linda ay nakasara ito. May kakaibang pumasok sa isip ni Peter at nais sana nitong katukin, pero pinigilan niya ang sarili. Babe, kang loko ka! Utos ni Peter, pero lalo lang siyang hinahamon. Wala nang magawa si Peter, kundi pumasok na lang sa kwarto niya in hopes na makakalimutan din niya kapag nakatulog na siya. Matagal din na nakatulog na itong si Peter nang magising siya sa ingay ng bumubukas na pintuan. Pagtingin niya ay nasa loob na ng kwarto si Linda. Nagising ba kita? Hindi naman. Bakit pala? Tatabi muna ako. Ayoko mag-isa sa kwarto namin. Sabi nito at humiga na sa tabi at yumakap. Tulungan mo naman ako kasi masakit na naman. Bulong ni Peter. Ibig mong sabihin, marami pa hanggang ngayon? Tumango si Peter. Biglang dumilat ang mga mata ni Peter. Nakahiga siya sa kama at malinaw na malinaw sa kanya na kanina pa siya nakahigang mag-isa. Nananaginip pala siya. Anak ng baka naman, no? Sabi ni Peter sa isip niya. Panaginip lang pala. Inis na inis si Peter, ngunit bigla siyang natigilan. Masarap ang pakiramdam niya. Hindi siya nagkamali ng hinala, kaya pala ganon ang panaginip niya. Biglang napatigil si Linda at saglit tinignan si Peter. Kunyari naman ay tulog pa rin itong si Peter at hindi kumilos. Maya-maya'y nagpatuloy na. Maingat na inayos muna ang pagkakahiga ni Peter bago ito lumabas ng kwarto at bumalik sa sariling kwarto niya. Naiwan na nangihina pero masayang masaya. 7 AM, unti-unting dumilat ang mga mata ni Peter. Tinignan niya ang paligid niya. Pumasok ang liwanag sa kwarto niya mula sa nakabukas na bintana. Bumangon si Peter at nag-inat muna sa kama. Feeling refreshed siya ngayon umaga. Lumabas ng kwarto si Peter papuntang hagdanan. On the way, dumaan siya sa kwarto ni Linda. Nakasara pa ito. Hindi na nagbalak na kumatok si Peter at bumaba na ng hagdanan. Narinig niyang may nagluluto sa ibaba. Amoy na amoy din niya ang sinangag na niluluto sa kusina. Sa mesa ay may nakahanda ng tinapay. Ma? Tawag nito sa nagluluto sa kusina. Luto ka rin ng itlog, ha? Tumigil sa ginagawa niya ang nagluluto sa kusina. Maya-maya'y narinig ni Peter na papalapit ito. Kamusta ka na, pinsan? Ate Jackie! Tumayo si Peter at niyakap ang pinsan niya ng mahigpit. Kailan ka pa dumating? Mula New York? Obvious ba? Kagabi lang, no? Sagot ni Jackie na nakangiti. Kamusta na ang pinsan ko? Matangkad ka na, ha? The last time na nakita kita, hanggang balikat lang kita. Siyempre naman, graduating na ako sa March, no? Ngayon, ikaw naman ang hanggang balikat ko. Yabang, umupo ka na dyan sa mesa at tatapusin ko lang ang sinangag ko. Gusto mo ba ng hotdog? Hotdog and eggs with sinangag, perfect. Sabi ni Peter na nakangiti. Ngumiti si Jackie at bumalik sa niluluto niya. Kumuha ng upuan si Peter at umupo sa pwesto na makikita niya ang pinsan. Nakatalikod si Jackie at inaasikaso ang niluluto. Lingid sa kanya ay nakatitig si Peter sa kanya. Maganda ang hubog ni Jackie at ang kinis ng balat nito. Maya-maya lang ay dala na ni Jackie ang sinangag at inihanda ito sa mesa. Tulog pa ba si tita? Oo, napuyat siguro kagabi. Pagkatapos ay natawa si Peter. Tumaas ang isang kilay ni Jackie sa tinuran ni Peter, pero binaliwala din niya ito. Kumain silang dalawa habang nagkukwentuhan. Maya-maya ay bumaba si Linda at sinalubong siya ng yakap at halik ni Jackie. Good morning, tita. Ah, very good morning to you too.
Sabi ni Linda na nakangiti. Pagkatapos ay tumingin kay Peter. Natatandaan mo pa ba ang ate Jackie mo? Oo naman ma, kanina pa kami nagkukwentuhan. Sabay silang kumain. Unang natapos si Peter at iniwan ang magtita na nagkukwentuhan sa kainan. Lumabas ng bahay si Peter, dala ang bola ng basketball at nagtungo sa laruan. Pagdating doon ay wala pang naglalaro, kaya't nag-shooting mag-isa si Peter. Isang oras din siyang nawala sa bahay. Pagbalik niya ay umalis pala itong si Jackie at dadalawin ang ibang kamag-anak niya. Babalik ba siya mamaya ma? Oo, dito matutulog ulit yun. Okay. Sagot ni Peter habang umaakyat ng hagdanan. Nasa lubong niya ito habang lumalabas ito ng kwarto. Dala ang tuwalya at bagong bihisan. Maliligo ka rin ma? Oo, bakit? Sasabay ka ba? Opo sana. Sige, sumunod ka na lang. At nagtuloy na sa bathroom. Nagmamadaling kumuha ng bagong bihisan si Peter at tuwalya. Pagdating niya sa bathroom ay nakabukas na ang shower at naliligo na itong si Linda. Kung noong una ay nakakaramdam ng hiya itong si Peter, wala na siyang nararamdaman ngayon. Ma, ito na ako. Sabi ni Peter nung nasa loob na ng banyo. Sumilip si Linda mula sa shower curtains. Ano pang hinihintay mo? Halika na! Sumabay na ito. Malakas ang tubig mula sa shower at hindi gaanong kalamigan ang tubig. Nag-ibang bigla ang pakikitungo nila Peter simula noon. Kapag umuwi si Peter galing sa eskwelahan, ay dadaanan ito sa patahian nila at sa loob ng opisina pa mismo. Nawala na ang hiya nilang dalawa sa isa't isa at sa bawat pagkakataon na silang dalawa lamang ang magkasama ay parang mga bagong kasal. Witness ang mga haligi ng kwarto ng opisina nila sa bawat kaganapan. Ngunit pagdating naman sa bahay nila ay hindi natutulog ang dalawa sa isang kwarto. Magkahiwalay sila ng kwarto katulad ng dati na sadyang pinagtataka ni Peter. Ang isa pang rason kaya gustong gusto na ni Peter na maka-score ay dahil ilang araw na lang ay uuwi na ang ama niyang si Ernesto galing sa business trip. Kapag dumating na ito, tiyak na itsopera na siya. Siyempre, sabik na sabik itong si Ernesto pagdating kaya hindi siya makakasingit. Pinagtutuunan na lang ng pansin ni Peter ang pinsan na si Jackie. Naging close ang dalawa mula nang umuwi si Jackie at kapag dumediretso nang uwi si Peter sa bahay at nandoon si Jackie, nagkakatuwaan ang dalawa sa kwentuhan. Dahil lumagi na rin ng ilang taon si Jackie sa New York mula nung gumraduate ito, parang Amerikana na rin itong kung manamit. Isang beses nga ay dumating ng bahay si Peter at naabutan si Jackie sa kakaibang ayos. Mainit kasi? Naaalangan ka ba? Tanong nito nung makita siya ni Peter. Okay lang. Baliwala naman sa akin yan. Gabi 11 PM. Nasa loob ng kwarto niya si Peter at katatapos lang mag-aral. Ilang buwan na lang ay March na. Graduation na. Matatapos na rin siya, sabi nga ng teacher nila. Isipin na ninyo ang gusto nyong karera ngayon pa lang. Mahirap yung mapili nyo eh hindi naman ninyo gusto. Magsisisi kayo. Dalawa ang pinagpipilian ni Peter na karera. Civil engineer o computer engineer. Ngunit sa gabing ito, hindi magawa ni Peter na isipin ang mga bagay na yan. Nalulungkot na siya at hindi na yata niya kakayanin pa ang isang gabi na hindi niya matatabihan. Lumabas ng kwarto si Peter at tumungo sa kwarto ni Linda. As usual, nakasara ito. Pinihit ni Peter ang doorknob. Nakalak ito. Nakalak ito. Bulong ni Peter sa sarili. Ano kayang gagawin ko? Nakakatok ba ako o what? Bago nakapag-decide si Peter, nakarinig siya ng mahinang boses mula sa kabilang kwarto. Ano yun?
Tanong ni Peter sa sarili. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata niya. Nanggagaling sa kwarto ni Jackie. Dahan-dahang lumapit si Peter sa kwarto ni Jackie. Tama nga ang hinala niya. Dito nanggagaling. Dinig na dinig ni Peter si Joanne na parang may kasama. Bumilis ang tibok ng puso ni Peter. Nakasara ang pintuan ng kwarto. Kaya't pinihit ni Peter ang doorknob. Hindi ito nakalak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At sa loob ng kwarto ay naaninag niya si Jackie na mag-isa. Nakapikit si Jackie at walang kaalam-alam na nandoon si Peter. Hindi nagkakamali nang nakikita si Peter. Kahit may kadiliman ang kwarto ay ang ganda talaga ni Jackie. Kaya't nadarang ng husto si Peter at nasagi niya ang pintuan ng kwarto. Napatigil si Jackie. Putik, huli! Sabi ni Peter sa sarili. Bumuntong hininga si Peter at pikit matang pumasok ng kwarto. Jackie? Peter? Sorry, naistorbo ba kita? Kasi may narinig ako. Narinig mo ako? My God, malakas ba? Oo, dinig ko hanggang kwarto ko eh. My God, narinig kaya ako ni tita? Hindi naman siguro, mukhang tulog na tulog na yun. I'm sorry, Peter. Hey, it's okay. Sabi ni Peter, sabay upo sa kama. Naiintindihan ko. Ngumiti si Jackie habang umiiling ito. No, hindi mo pa naiintindihan to. Nasa tama na ako. May nararamdaman na rin ako. Nararamdaman mo rin. Natigilan si Jackie sa tinuran ni Peter. Tinignan nitong mabuti. Pagkatapos ay bumaba ang tingin nito. Maya-maya ay nilapit nito ang mukha kay Peter. Magsabi ka nga sa akin, Peter. May nalalaman ka na ba? Hindi ako sumasang-ayon o tumatanggi. Ngumiti si Peter. Natawa si Jackie sa pagtawa niya ay nabitawan niya ang kumot. Oh my! Wait, wag muna. Maganda ba ang nakikita mo? Tumingin si Peter sa mga mata ni Jackie. Pagkatapos ay bigla niyang sinalubong at pareho silang napahiga. Makaraan ang ilang oras, lumabas ng kwarto si Peter at maingat na isinara ang pintuan nito. Tinignan ni Peter ang isang kwarto. Nakasara pa rin ito. Nagkibit balikat na lang si Peter. Total naka-score na. Baka hindi na niya kayanin pa kung pumunta pa siya. Bumalik sa kwarto si Peter at kinuha ang tuwalya para makapag-shower muna bago siya matulog. Sa loob ng banyo, ang sarap ng pakiramdam ni Peter habang bumubuhos ang tubig sa shower. Isipin mo nga naman, sino ba ang mag-aakala na makakatsyempo siya? Mismong si Peter ay hindi makapaniwala sa swerte niya. Sa isip ni Peter, sino sa mga kaklase niya ang may magandang kaganapan na tulad niya ngayon? Wala siya lang. Bumalik tuloy ang alaala ni Peter sa nangyari sa kanila ni Linda dito mismo sa banyong ito. Ang sarap nga naman balikan ang mga nakaraan, lalo na't ganito kasarap ang babalikan mo. Pero naalala niya ulit ang sinabi sa kanya ni Jackie matapos na baka may mabuo. Kinabahan ulit si Peter. Ngunit naalala niya ang isa pang sinabi ni Jackie nang bago siya lumabas ng kwarto. Kung nag-aalala ka, kung madisgrasya, huwag. Alam ko ang gagawin para hindi mangyari yun. Kumalma ulit ang pakiramdam ni Peter. Ngunit biglang pumasok sa isip niya, paano si Linda? Paano kung siya ang madisgrasya? Pinakaramdaman niya ang sarili. Parang na-recharge ang energies niya. Sinara ni Peter ang doorknob ng shower. Hinahanap ulit niya si Linda. Lumabas ng banyo si Peter at dumaan sa pintuan na pakay niya. Matagal siyang nakatayo sa harap nito at iniisip kung kakatukin ba or ano. Pero paano kung tulog na ito? Paano kung wala na itong gana? Napailing si Peter. Hindi niya kayang ipagpilitan ang sarili niya.
Tungo ang ulo nito na pumasok sa loob ng kwarto niya. Idadaan na lang niya ulit sa tulog. 3 a.m. ng madaling araw, nagising si Peter. Bigla niyang narinig na may bumukas ng pintuan sa labas ng kwarto. Tumayo siya at binuksan ang pintuan. Napansin niya si Linda na papasok na sana ng kwarto nito. Nakita siya ni Linda. Oh, gising ka pa pala. Umabas ng kwarto si Peter at lumapit. No, kagigising ko lang. Eh ikaw? Magtitimpla sana ako ng kape. Hindi ako makatulog. Gusto masamahan kita? Ngumiti ito pero biglang bumaba ang mata nito. Sigurado ka ba na yun lang ang gusto mong gawin? Ang samahan lang ako. Naggamot ng ulo si Peter at ngumiti. Hinawakan siya ni Linda sa balikat. Lika, mag-usap tayo. Pumasok si Peter sa loob ng kwarto kung saan naupo silang dalawa sa gilid ng kama. Dim light ang ilaw ng kwarto. Pero hindi masyadong madilim para maaninag ni Peter. Peter, alam ko ang nararamdaman mo. Alam mo, ganun din ako. Pero hindi natin maaaring gawin muna. Bakit? Parang mababaliw yata ako. Di pwede. Delikado ang mga araw na ito. Tanong ko lang, bakit din ako nagkaroon ng kapatid? Nagkibit balikat si Linda. Isa lang talaga ang plano namin ng papa mo. Ikaw lang. Alam mo kasi nung araw, naghihirap pa maging businessman ng papa mo. Kung dadami ang magiging anak namin, baka mahirapan kaming buhayin. Kaya ikaw lang ang nag-iisa. Pero hindi na ganun ang sitwasyon natin, hindi ba? Nagbago na. Tsaka sa natatandaan ko, maganda ang estado ng business natin. Oo, kasi hindi naman ako nagbuntis nung mahina pa lang ang business natin. Nung maganda na, ayun, ginawa ka na namin. Pero gusto mo bang gumawa pa ng isa? Tanong ni Peter, tumingin si Linda. Siyempre, kaya lang wala na sa plano namin yan. Gusto mo bang magkaroon ngayon? Parang nagulat sa tanong ni Peter si Linda at napatingin ulit. Tumango si Peter. Gusto ko na rin magkaroon ng kapatid. Pero hindi mo magiging kapatid. Anong pinagkaiba? Mali kasi. Sabi ni Linda at bumitaw sa pagkakahawak. Pero inaamin na hindi kayang mapigilan. At tumingin ulit ito sa mga mata. Gawin na. Peter, wag. Mahina ang kalaban. Gumawa na ngayon. No. Ngunit hindi na nakatanggi pa. Napatingin siya sa mukha. Sigurado ka ba? Hindi nagsalita si Peter. Makalipas ang mahabang oras. Alas 10 na. Kailangan na akong makapagluto ng kakainin natin. Sige. Sabi ni Peter, pagkatapos ay pumanik sa taas para maligo. Pagkatapos kumain ay nanatili si Peter sa kwarto niya at nag-aral. 2 buwan na lang graduation na nila at gusto niyang manatili ang magandang marka sa eskwelahan. 4 oras siyang nag-aral at pagsapit ng 5 ng hapon, sumakit na ang mata niya kaya't binaba na niya ang mga libro at lumabas ng kwarto para magpahangin. Paglabas niya ng kwarto ay nakasalubong niya si Jackie. Nakadarating lamang galing sa isang tiyahin nila. Hi! Oh, hi! Kamusta si na Tita Susan? Ganun pa rin siya. Nakangiting Secret sagot XPG. Ni Jackie. After all these years, maloko pa rin. Hindi na siguro magbabago yun. Sabi ni Peter, pagkatapos ay napatingin siya kay Jackie. Napansin ito ni Jackie at tinignan niya kung saan nakatingin. Pagkatapos ay bumaling naman ang mga mata niya kay Peter. Si Tita? Dumaan sa patahiyan. Kanina pang... Hindi na natapos ni Peter ang sasabihin dahil bigla siyang nilapitan ni Jackie. Tinamaan na ng husto si Peter kaya't kinarga niya ito papunta sa kwarto niya. Abala sila nang biglang may nag-doorbell. Biglang napatigil, nagkatinginan muna silang dalawa. Si Tita! Agad na nagsipag-ayo si Jackie, si Peter. Tumingin muna sa bintana si Jackie at totoo nga. Nasa ibaba si Linda. Peter, si Tita nga! Wrong timing!
Agad na nilapitan siya ni Jackie. Ako na ang magbubukas ng pintuan kay tita. Next time na lang. Sabi nito pagkatapos ay lumabas ng kwarto ni Peter si Jackie. Sobrang bitin! Bulong ni Peter sa sarili. Sa labas ay narinig niya ang boses ni Linda na tinatanong kung kumusta na ang tita Susan ni Jackie. Maya-maya ay narinig niyang pumasok ng kwarto si Linda. Kailangan matapos ko ito. Sabi ni Peter sa sarili. Tinignan niya ang pintuan at may nabuong plano sa isip niya. Kasalukuyang nagbibihis si Linda nang maramdaman ang pagpasok nito sa kwarto. Peter? Ano ang nakain mo? Bitin pa. Kailangan ulitin. Pero hinihintay ako ni Jackie sa ibaba. Mabilis lang. Kailangan talaga kita ngayon. Makaraan ang ilang sandali. Okay ka na. Tumango si Peter. Thanks. Okay ka talaga. Ngumiti si Linda. Sige na. Baka nagtataka na si Jackie kung bakit ang tagal. Bumangon si Peter. Bumangon din si Linda at sumabay na sa pag-aayos. Bago sila bumaba ay kinapa ang tiyan nito. Meron na ba? Kinapa ni Linda ang tiyan niya. Di ko pa alam, pero kung meron na, ikaw ang unang makakaalam. Dumaan ang isang linggo, hindi na naulit ang kay na Linda at Peter dahil biglang nag-email si Ernesto na may na-close siyang business deal with an American company na bibili ng mga damit na ginagawa nila. Malaki ang in-order ng kumpanya, kaya't naging busy si Linda sa pagmamando sa mga tauhan nila sa patahian. Hindi agad makakauwi sa Pilipinas si Ernesto dahil sa magandang balitang ito. Dahil hindi siya makatabi kay Linda ngayon na madalas na gabi-gabing na umuwi at minsan ay sa patahian na natutulog. Ipinukol ni Peter ang atensyon niya kay Jackie. Ang problema naman kay Jackie, biglang tumawag ang employer niya sa New York at pinababalik siya sa madaling panahon. Isang linggo lang ang palugit na binigay sa kanya, kaya't napilitang umuwi sa probinsya nila si Jackie para makapiling ng mas matagal ang magulang at mga kapatid. Naiwan si Peter na kasama ang katulong lang nila sa bahay. Malungkot na malungkot tuloy itong si Peter. Hindi nga siya nakakatabi kay Linda. Pati ba naman itong si Jackie, wala din. Wala naman siyang interes na patulan ang katulong nila dahil saksakan ng pangit ito. Kaya't mag-isa siyang natutulog sa kama niya gabi-gabi. Sabado, kinabukasan, bumangon si Peter at naabutan si Linda na papaalis na papuntang patahian nila. Hinabol siya ni Peter at ni Yakap. Niyakap din siya nito, pagkatapos ay napatingin ito sa kanya. Galit na naman? Malungkot ba? Pansin nito. Tumango si Peter. Pasensya na, biglaan kasi ang order na ito. Kailangang matapos agad. Kailan ba matatapos yan? Si Manang na lang lagi ang kasama ko sa bahay. Lungkot na ako. Sandali na lang. Sagot nito at naglakad na papuntang sasakyan nang biglang mapalingon kay Peter. Dali-daling bumalik ito at may kinuha sa bag niya. Peter, muntikan ko nang malimutan. Sabi nito na nagmamadali pa. Total weekend naman. Pwede ka bang pumunta sa tita Susan mo at ibigay mo tong envelope sa kanya? Inilabas ni Linda ang maliit na brown envelope sa kanyang bag at binigay kay Peter. Kinuha ni Peter ang envelope. Ano to? Papeles yan. Pinaaayos ko sa kanya ang transfer ng isang lupa na naremata natin sa isang umutang sa atin. Kailangan mapunta na sa pangalan natin yun. Okay, naiintindihan ko. Any message pa kay tita? Sabihin mo mag-asawa ulit siya. Sabay tawa ni Linda habang papunta sa sasakyan. Alas 4 na ng hapon, nakarating si Peter sa tita Susan niya. Nagpark siya sa tabi ng bahay nito at pagkababa ng sasakyan ay pinindot ang doorbell sa may gate. Mula sa front door ay sumilip ang isang babae. Pagkatapos ay binuksan nito ang pintuan at lumabas papuntang gate.
Balingginitan ang babae. Nakasando at nakashort na maikli. Sa malayo, mukhang teenager ang lumabas ng bahay. Nung malapit na, ay nagulat si Peter nang makita ang tita Susan pala niya yon. Peter? Tawag ng tita niya sa kanya nang nakangiti. Tita Susan? Sagot ni Peter na parang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Isang taon lang ang tanda ng tita Susan niya sa mama niya. Biyuda ito sa asawa at walang anak. Ito siguro ang dahilan kung bakit parang dalaga pa rin ang itsura ng tita niya kahit 41 na ang edad nito. Peter, ang laki mo na! Sabi ng tita Susan niya habang binubuksan ang gate. Nagulat si Peter nang bigla siyang niyakap ng mahigpit nito. Hindi agad nakapagsalita si Peter matapos siyang yakapin at nakatingin lamang. Oh, bakit parang natulala ka? Wala tita, hindi kasi nagbago ang itsura mo. Mula nung huli kita makita, parang bumata ka pa yata. Bolero na rin pala ang pamangkin kong ito. Sabi niya at pagkatapos ay kinurot sa tagiliran si Peter kung saan bigla namang umiwas ito. Katatawag lang ng mama mo sa akin nung dumating ka. Halika, sa loob na tayo ng bahay mag-usap. Matagal ang naging kwentuhan ng magtita. Tuwang-tuwa si Susan dahil ibang-iba na ang pamangkin niya mula nung huli niya itong makita 5 years ago. Noon lagi itong nakadikit sa ina. Ngayon ay binatang-binata na ang itsura nito. Di talaga ako makapaniwala. Sabi ni Susan habang umiinom ng soft drinks. Nagbago ka na talaga, Peter. Yung katawan mo, yung itsura mo. Tita, marami na talagang nagbago sa akin. Binata na ako, hindi na boy. May GF ka na ba? Meron na, tita. Namagitan ang katahimikan sa kanilang dalawa habang parang may hinihintay na kwento itong si Susan mula kay Peter. Eh ngayon? Natawa si Peter. Anong gusto mong malaman? Lahat. Sagot nito pagkatapos ay lumagok ng soft drink. Ano ang ginagawa niyo ng GF mo? Natawa ulit si Peter. Pagkatapos ay napatingin. Gusto mo talaga malaman lahat? Oo naman. Sige na, kwentuhan mo na ako. Okay. At nagsimula siyang magkwento. Kinuwento niya ang mga kaganapan kasama si Linda at si Jackie. Pero pinalabas niya na nangyari ito sa kanya at sa GF niya. Habang nagkukwento si Peter, ay titig na titig si Susan sa kanya. Binata ka na talaga, Peter. Wika nito nang matapos magkwento si Peter. Nadala ako sa kwento mo. Talaga, tita? Kailan ba yung uli mo? Nagpapatawa ka ba? Saktong 5 years ago, mula nung pumanaw ang Tito Ramon mo. Wala bang nangniligaw sa'yo, tita? Dati pa naman mukha akong bata, kumpara sa edad mo. Mismong si mama ang nagsasabi sa akin yan. Matagal akong nagluksa sa pagkawala ng tito mo, Peter. Pero meron mga nanligaw din noon. Actually, 3 years ago, merong nanligaw sa akin. 25 lang siya. Anong nangyari? Hindi ko pinansin. Kahit na napaka-cute niya, ha? Pero hindi ko pa rin magawang makipagrelasyon sa iba. Dahil hindi ko pa rin makalimutan ang tito mo that time. Paano naman ngayon? Nasa isip mo pa rin ba si tito? Hindi naman siya nawawala sa isip ko, Peter. Medyo naging malungkot ang itsura nito. Pero hindi katulad ng dati na hindi ako ready na makipagrelasyon. Ngayon ready na ako. Kahit paano, nakalimutan ko na siya. Mabuti naman, tita. Sayang naman kung isang magandang babae na katulad mo ay manatiling bakante. Kailangan mo ng kasama sa buhay. Yung magmamahal sa'yo. At magpapaligaya. Dugtong ni Susan sabay ngiti. My God, ang tagal na nun. Parang nakalimutan ko na nga. Pagkatapos ay napababa ang tingin niya kay Peter. Pagkatapos ay binaling ang tingin kay Peter. Bakit? Tanong ni Peter na nakangiti. Nagtataka lang ako.
Naghintay si Peter sa pagtatapos ng sasabihin ni Susan. Nakangiti si Susan na parang hindi masabi ang gustong sabihin. Yan. Iningusto ni Susan sa harapan. Napatingin si Peter, pagkatapos ay binalik ang tingin kay Susan. Ito. Tumango si Susan. Oo, halatang halata na. Natahimik si Peter ng sandali, tinignan siya ni Susan. Gusto bang makita? Tanong ni Peter, hindi na nagsalita. Hindi na rin hinintay ni Peter na sumagot ito. Nanlaki ang mata ni Susan. Ako naman na magre-request. Tumingin sa kanya ng sandali si Susan at kaunting sandali ay parang hindi nito gagawin ang request. Pero sinunod din nito ang request. Wow! Okay ba? Okay na okay. Doon na lang sa sala. Bulong nito, tumigil si Peter at sabay nagpunta sa sala. Gabi na nang nakauwi si Peter sa bahay. Nangihina pa ang pakiramdam. Pumasok sa loob ng bahay si Peter at umakyat ng hagdanan papuntang kwarto niya. Sandaling dumaan ito sa pintuan ni Linda. Pero alam niyang hindi pa dumadating si Linda dahil nag-text ito sa kanya na hindi ito makakauwi. Napabuntong hininga si Peter, nag-iisa ulit siya. Dumaan ang ilang araw, medyo nasanay na si Peter na umuuwing mag-isa sa bahay. Ngunit nagulat siya pag uwi niya galing sa eskwelahan nang maaninag si Jackie na nakaupo sa sala nila at naghihintay sa kanya. Nagmadaling binuksan ni Peter ang gate ng bahay at pagpasok sa bahay ay tuwang-tuwa na nilapitan si Jackie. Hindi ko alam na darating ka ngayon. Kamusta sa probinsya? Masarap ang hangin at tahimik, pero hindi na rin ako sanay sa ganong buhay. Miss na kita. Miss din kita. Sagot ni Peter pagkatapos ay naglapat ulit. Makalaan ang ilang oras, humiga na sa tabi niya si Peter. Wala munang nagsalita na parehong pagod na pagod. Maya-maya'y kumilos si Jackie paharap kay Peter. Aalis na ako, Peter. Dumilat si Peter at biglang humarap kay Jackie. Kailan? Bukas na bukas din. Nagpaalam na ako kay Tita Linda kanina. Nangihinayang nga siya na hindi niya na ako maihahatid sa airport. Sobrang busy ng mama mo sa business niyo. Oo, di na nga nakakauwi yun eh. Biglaan kasing pinadala ng order ni Papa. Pero ikaw, kailangan bang umalis ka na bukas? Tumango si Jackie. Oo, kailangan. Ako ang breadwinner ng pamilya namin, di ba? Mamimiss kita. Bulong ni Peter. Mas miss kita. Binigyan mo ako ng magandang alaala sa pag-uwi ko ngayon. Dadalhin ko ang alaalang ito pagpunta ko sa New York. Hinaplos ni Peter ang mukha ni Jackie. Hinawakan naman ni Jackie ang kamay ni Peter habang nakatingin siya sa mga mata ni Peter. Naglapat ulit. Kinabukasan, dumating si Peter sa bahay pagkatapos niyang ihatid sa airport si Jackie. Tahimik ang bahay pagpasok niya dito. Umakyat ng hagdanan si Peter at dumaan sa kwarto ni Jackie. Binuksan niya ang pinto at sumalubong sa kanya ang malamig na hangin na galing sa nakabukas na bintana. Sandaling tinignan niya ang kama ni Jackie kung saan kagabi lamang ay naging saksi ito. Tahimik na ang kwartong ito ngayon. Talagang wala na si Jackie. Maya-maya'y nagulat siya nang maramdaman ang isang kamay na lumapat sa balikat niya. Pagtalikod niya, si Linda ito, nakalalabas lang ng kwarto nito. Dumating ka na pala? Naihatid mo na si Jackie? Tumango lamang si Peter at hindi nagsalita. Hinaplos ni Linda ang muka. Nalulungkot ka ano? Nalulungkot ka na wala na siya? Ito ang hirap ng nag-iisa. Ngumiti si Linda at niyakap. Sorry, wala ako nitong mga nakaraang buwan, Peter. Alam mo naman ang business. Minsan lang dumadating ang ganitong kagandang opportunity. Kaya talagang sinunggaban namin. Kumusta ang graduation exercises? Ganun pa rin. Sa Friday na ang graduation namin. Huwag kang mag-alala. Naintindihan ko naman. Pero... Alam ko. Kaya nga gusto ko ngayon bago dumating ang papa mo. Pagkatapos ay bumulong ito sa tenga ni Peter.
Pwede na ulit. Tumingin si Peter kay Linda. Nakangiti ito sa kanya. Dumaan ang dalawang araw at dumating na si Ernesto mula sa abroad. Pansamantalang natigil ang dalawa. Hinayaan ni Peter ang dalawa at pilit binubura ang mga nakaraan para hindi niya hanapin ito. Dumating ang araw ng graduation nila at nasa loob ng kwarto si Peter at naghahanda na. Palihim na pumasok si Linda sa loob ng kwarto at maibinalita kay Peter. Peter, tagumpay na ang hinihintay mo. Napangiti si Peter sa narinig. Pagkatapos ay hinipo ang tiyan. Anong pakiramdam? Tumingin si Peter kay Linda. Nakangiti ito. Hindi ko ma-explain. Medyo naguguluhan, nakinakabahan, pero masaya din. Maya-maya'y biglang nagbago ang itsura ng mukha ni Peter. Alam ba ni? Hindi ko pa sinasabi, pero tingin ko alam na niya. Alam mo naman yun, matinik. Hanggang kailan ganito? Hinawakan ito ni Linda sa balikat. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung hanggang kailan ganito. Pero isa lang ang alam ko. May hangganan din ng lahat. Titigil din tayo. Makahanap ka rin ng mas nakararapat para sa'yo. Babalik rin sa dati. Hindi ko pa ma-imagine. Lalo ngayon na sa akin yan. Mangyayari rin yun, Peter. Maniwala ka, mangyayari rin yun. Di na sumagot si Peter at ngumiti na lang. Maya-maya'y bumukas ang pintuan at pumasok si Ernesto. Sabi ko na nga ba nandito kayong dalawa? Peter, alam mo na ang good news? Anong balita? Magkakaroon ka na ng kapatid. Sipin mo, ilang araw pa lang ako nakakuwi. Nakabingo agad kami. Nagtinginan ang dalawa. Pagkatapos ay ngumiti sila. Bumaba na si Ernesto para painitin ang sasakyan. Nagpaalam na si Linda kay Peter at sinabihang magmadali at mauhuli na sila sa commencement exercise. Naiwan si Peter sa loob ng kwarto para magbihis. Nung makapagbihis na ay humarap siya sa salamin at namangha sa kanyang nakita. Isang ganap na binata na ang nakikita niya sa salamin ngayon. Hindi na isang binatilyo na walang kaalaman sa mga bagay-bagay. Mag-subscribe sa Secret X PG.